seryosa, yung isa kabit. Ano ba klaseng pagbalaki ang ginawa sa mga anak mo? Sumasobra ka na! Huling nakausap niya bago siya namatay. Nagkutob ako. Si Catherine Villamayor may kinalaman sa pagkamatay ng asawa niyo. Buhay ko ngayon na ako nagkaroon ng taong kagaya ni Tita Catherine. Tingin niyo, hahayaan ko pa siyang mawala sa buhay ko? Saan mo hahanapin itong mga papeles na to? Tsaka itong sex tape na to? Sa mansyon? Meron ba tayong dapat pag-usapan? Tinatanggap ko na ho ang alok yung trabaho para sa akin at sa pamilya ko. Excuse me everyone, I'd like you to meet Agnes de los Santos. So can you say, Catherine, tatanggapin mo ba siya? You're hired. Welcome to our campaign team. So, paglaro ay Ma'am Catherine. Gamitin niya ako, gagamitin ko rin siya. Sinisingil ko na kayo! Hindi nakikiusap ako. Hindi ako makinig sa pakiusap mo. Ayoko! Naiintindihan na kita. Gusto mo makapag-aral. Gusto mo malayo marating mo. Ambisyon. Yan ang pagkakakilala mo talaga sa akin. So, anong pangyagawa mo dito? Papayag si Henry na masaktan si Agnes ang ate niya. Poprotektahan siya ni Henry. Poprotektahan ka mo? Kapag nandito yung babae niya, mas mahahawakan ko sa liit. Hiningi kita sa kanya. So simula ngayon, ako na ulit ang boss mo. Ito lang masasabi ko sa'yo. Hinding-hindi mo ako mapapasuko. Dalawang beses ka pinagtungo ng interest sa loob ng isang buwan. Huwag niyong bayaran yan. Kailangan na lang talagang lumaban. Laban ako. How about Agnes de los Santos po? Nagamit niyo po ba siya sa kampanya? Sana kayo na po yung susunod na gobernador. Salamat ho. Laging handang tumulong basta malapit na eleksyon. Kailangan po meron pong agara na solusyon. Kagaya po na nangyari sa inyo, lumapit ho ang anak niyo sa asawa ko. Paglapit niyo, malaki siningil sa anak ko. Pinabukasan niya, pag-aaral niya, pagkatao niya. Dalawang anak ko, doon nakatingin sa manluloko niyo. Sabi ni Boyet, kaya daw nandun si Agnes. Baka daw makakakuha ng ebidensya laban sa panluloko ni Catherine. Agnes, huwag mo nga ako niloloko. Henry? Nag-uusap lang kami. Pumaporma ba yung boss niya? Hindi ko alam. Eh, ba't natatakot ka masalisihan? Nagkatrabaho niya yung boss niya na yun. Hindi yung makapalagay. Pahihirapan ka na ate ko. Kung katulad ng sinasabi mo, ang kapatid mo, wala kang dapat ikatakot. Gusto niya manalo, gusto ko magtrabaho. Pag na-aprobahan ang early retirement mo, after a month, magkaka-pension ka. Si Agnes po. Still at work with Henry. Seriously, mag-aaral ka? Oo. Aba, kahit anong pilit mo sa akin at kahit saan mo ako dalhin, mag-aaral talaga ako. Really now? Kahit dito? Dito? Oo naman, no. Mag-aaral talaga ako. Come on, Niña. Alam na natin hindi totoo yan. Sige na, you can study later. Let's have fun muna. This is a pool. In this area, you're expected to get wet. At kung ayaw mong umuwi ng basa, suot mo yan. Ito? Ito? Oo. Come on. Ganda ang kaluluwa mo. Better wear that all the time. No, not with the shorts. Ha? Take it off. Come on! Table for you.
table for you. Sige. Agnes, please. Tapusin na natin to. Ibigay mo na sa akin itong pagkakataon na to. Sasabihin ko sa'yo lahat ng gusto mo malaman. Pare! Go! Niña! Go. My God, Niña! Umawin ka nga muna dyan. Randy! Napalinisan mo na ba itong pool na to? Diyos ko, ah. Parang amoy ng maids namin pag namimili sila. Amoy palengke. Ganon. Mas gusto ko itong amoy ng palengke na kesa naman amoy ng sementeryo. Ay, nako. Amoy kalansay sa sobrang mapayatan. Wala ko si Ma'am Niña eh. Saan nagpunta? Gabi na. Kasama ni Sir Randy, umalis. Sa clubhouse ko ata napunta. Saan yun? At anong ginagawa nila ron? Hindi ko po alam, ma'am eh. Sige na po, ma'am. Niña? What's wrong? What happened? Tungkol ba sa sinabi ko kanina? Niña, I was just joking. And I'm sure nagjo-joke ka lang din naman, di ba? Come on. Here. Have a drink. You're one of us now. Cheers! Cheers, Niña! Maayang ang pakilabas na yung mga gamit, ha? Hindi ko alam kung anong plano mo, Agnes. Pero kung gusto mo makipaglaro, makikipaglaro ako. May dahilan kung bakit mo pinagsisiksikan ang sarili mo sa kampanya ko, sa buhay ko. May pinapanood siya sa akin. Patunay ng panloloko ni Catherine. Nasaan ang video niya? Hindi ko alam! Si Bernard ang nagtago! Ito ang mga dahilan, Mama. Ito ang mga dahilan kung bakit niyo ako nakitang mahina. Kung bakit ako napahiya. With this, all of these, lahat ng tumawawala. Wala nang patutunguhan kung ano man binabalak mo, Agnes. Dahil wala ka nang mahanap dito.
pasensya ka na. Alam mo, Agnes, wala naman special na kwento sa amin ng ate ko eh. Ibibigay ko ang buong mundo. Thank you, Bernard. Thank you for everything. I love you. You're my life. Nakita ko yung hawak mo kanya! Ikaw! Bumigay ka naman! Hindi ka na nakontento! Buntis si Catherine. At naniniwala ako na hindi aking bata. May lalaki siya, niloloko lang niya ako. Alam kong wala akong preba, pero hirap na ako. Hindi ko na kaya to, gusto ko nang tapusin. I want to file an annulment. Nung nabubuhay kami sa kalsada, lahat ng klase ng pagkain, papatusin namin. Basta may mailaman lang kami sa tiyan namin. Wala na kaming pakialam kung napapanis na to. Kahit sobrang bulok na. Masarap pa rin yun. Basta't gutom ka. At kapag gutom ka, kahit anong dumi, pwede mo na mailaman sa tiyan mo. At kahit pala sa duming yun, pwede ka pa rin maging madama. Minsan naalala ko, sa sobrang gutom ko na ako kumagdamot sa ate ko. Tinago ko sa kanya nakita kong pagkain. Kasi sa akin yun eh. Pero nakonsensya ako. Dumating siya, may dala-dala siyang biskuit. Isusubo na lang niya. Pinigay pa niya sa akin yun. Nung bata ko, isa lang ang naramdaman ko eh. Naging asal hayop ako dahil sa pagdadamot ko. Dahil sa pag-isip ko sa sarili ko. Parang hayop, Bernard. Dapat hindi mo lang ginawa yun. E di sana pareho tayong masaya. Minahal din naman kita eh. Pero hindi ko na uulitin yun. Hindi ko na kailangan ulitin pa yun. Kasi hindi na ako namumuhay sakali. Hindi ko namamalayan. Inaagawan ko pa rin pala ang ate ko. Inagawan ko pa rin siya ng magandang buhay. Pinili niya ang Club Ligaya. Simula nun, hindi na ako nagutom. Pag-aral ako kaya ako nandito sa kinatatayuan ko ngayon. Katapos sa kilala niya si Kuya Bernard, doon ko lang siya ulit nakitang umiti. Nakitang masaya. Yung walang pinaka-problema. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mo itapon ang lahat? Ang totoo, I miss those days, Bernard.
I miss those days na ako yung Catherine na minahal mo. At ikaw si Bernard, ang kaisa-isang lalaking minahal ko. But it's all done now. At yung Agnes na yan, wala na magagawa para alamin ang katotohanan. Pati ang pagkamatay mo, hindi na malalaman ang totoo. Because you don't deserve it. Kaya ba ganun na lang kalaki yung utang na loob mo sa kanya? Kaya kahit ano, gagawin mo, maprotektahan lang siya. Hindi mo siya mabitawan. Siya lang ang meron ako. Sir, may reservation po ba sila? Brad, padaanin mo na lang ako si... Meron akong kailangan tawagin sa loob eh. Sir, di pwede pumasok pag walang reservation. Kalokohan namang reservation yun. Sige na, pasokin muna ako. Sir, di po talaga pwede. Sandali lang naman eh. Pasensya na, sir. Di po talaga pwede. Ah, sir, may problema ko ba? Ka-Arlo, ikaw nang bahala dito. Sir, problema? Yun. Yun lang yun. Kung pinoprotektahan mo ang ate mo, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo sinabi ito lahat sa akin? Kasi gusto kong maintindihan mo kung bakit hindi siya masamang tao. Naiintindihan ko mahal mo ang kapatid mo. Pero minsan, sa sobrang pagmamahal mo, minsan nagiging bulag ka na. Kung may nakikita akong mali, ako mismo ang magsasabi sa'yo. Kung ipapaliwanag mo lang sana sa akin kung anong masamang nagawa sa'yo ng ate ko. Hindi mo maiintindihan kasi kapatid ka niya. Kahit na kapatid ko siya, maiintindihan kita, Agnes. Sabihin mo sa akin, ipaglalaban kita sa kanya. Ipaglalaban? Paano? Bakit? Nagsinungaling ka na nga sa akin, di ba? Hindi ko sinasadya yun. Pinapahirapan mo ko. Inilalayo kita para protektahan ka. Bakit mo ito ginagawa? Kasi gusto kita. Oo, Agnes. Gusto kita. Chief, baka naman pwedeng sandali na naman, oh. Kasi yung labs ko sa loob, eh. Kailangan ko lang kausapin. Sir, pwede naman kita papasukin, eh. Silip lang naman, eh. Kaya lang, sir, may dress code po tayo rito. Hindi po pwede yung nakamaong at saka naka-rubber shoes. Baka ako masisante ako rito pag pinapasok kita sa loob. Pasensya na, sir. Pero talaga pwede. Salamat. Sige. Agnes, narinig mo ba ako? Magsabi ko, gusto kita. Sa'yo, ah. Okay ka lang? Pinawid ka na naman ng boss mo. Hindi ka na. Pinawid tayo. Agnes, atin na kita. Pare, insulting mo yung ride ko pero sabay saan si Agnes. Ako ang nagdala sa kanya dito. Ako rin ang mag-uwi sa kanya. Oo nga, kaya nga akong dito ako eh. Para sunduin siya eh. Agnes, halika. Pangangas mo, pre.
Ano ko ba talaga ni Agnes, ha? Boyfriend mo ba yan? Nay, balik na lang kung kayo bukas. Gagabihin na siguro yung anak niyo. Nay, Luisa, halika, pasok po kayo sa loob. Hindi na, salamat. Pinahanap ko lang kasi ang anak ko, eh. Wala siya dito, eh. Anong ginagawa mo? Ang pinag-aaralan mo? Nay! Ito ba na natutunan mo? Ang maglaseng? Ang maglandi? Halika! Ayoko nga po! Natuloy date nyo? Siya ang tunong Henry na yun. Saan-saan din na si Agnes. Sabi naman ni Agnes, wala ka dapat ipag-alala dun sa ingoy na yun. Hanggang wala sa paningin ko, palagay ko may nangyayari ng iba sa kanya. Nahulaan yung sasabihin sa akin ni Henry na may gusto siya sa akin? Ano ka ba naman, girl? Nagsalita na sa'yo yung tao, oh. Makita mo naman yun, eh. Mararamdaman mo. Kung talagang may gusto siya sa'yo, makita mo yun sa mga mata niya. You seem confident, Henry. Mukha yata talagang matatalo mo ang partido sa deal mo sa kanila. Keep up the good work. Kung nandito ka para makonsensyay na ako, hindi mangyayari yun. Pang tao ka na. Kung ano man ang pagbabago ko kayo, aninindigan ko yun. Wala ngayon ayos yung napakikitungo mo sa ate mo. Eh kasi naman sila eh. Ang kulit-kulit nila. Eh gusto ko nga dito. Fine. Pero wag na ulit babasusin ang ate mo. Sa pang pagkakamali mo, ako mismo magpapala.